Hello guys, ito bago kong babahagi sa inyo kaunting tutorial lang about sa panggilid ng motor o about sa maintenance ng mga scooter. Yan. Kung scooter ang motor mo, dapat alam mo itong kung paano i-maintenance yung iyong motor. So number one, unang-una punta tayo sa bola. Ang bola, paano malalaman kung sira na yung bola? Siyempre, malalaman mo kung sira ang bola pag hindi na siya bilog ang pagkakaikot. Itong nakikita niyong bola, pinakikita ko, ito'y bago pa to. Pero yung may damage, salat mo sa ganito na may damage na yung bola niya kasi hindi na maganda ang ikot niya. Pag sinalat mong ganun, lubak na. Ibig sabihin, damage na yung bola, palitin na. So, siyempre, pag palitin na yon, pag na-check na, pag sinabi ng mekaniko, sir, palitan nyo na po itong bola, hindi na po bilog. Ipa-check nyo na rin po itong kanyang pulley. Yan. Ang sumunod po naman ay itong kanyang pulley. Kung sakali kasi kung may damage yung bola, number one, nagkakaroon din ho ng defective itong pulley. Yan. Kasi po itong pulley, dito po naglalaro yung bola. Umaakyat po siyang ganyan. Siyempre, kung hindi na ho tupantay ang bilog niya, may posibilidad doon magkarubak din yung kanyang pulley. Ibig sabihin, kapag nahukay na itong side na to, nung parting to ng pulley, ibig sabihin, palitin na rin po yung pulley. O kaya naman po, kung okay pa, check nyo rin po doon sa may bushing. Dapat po siya walang clearance sa gitna. Plain lang, sakto lang, walang alog. Tapos titingnan na rin siya kung walang mga gasgas yung kanyang bushing. Yan, sa loob po yan. Dapat po yan, hindi magkakagasgas kasi may posibilidad po pagmulan din ng ingay. Yan po mga maintenance sa mga scooter. At ang pangatlo naman po ay itong ating backplate. Dapat po sa backplate, pag nilubog nyo siyang ganyan, yan, halimbawa nilubog nyo, dapat po siya hindi naalog. Yan. Pag umaalog po siya, halimbawa inalog nyo ganyan, meron siyang lagutok, ibig sabihin po yung slider piece niya, medyo sira na rin. Isa rin po sa maintenance yan ng panggilid ng mga scooter. Yan. Ito pong slider piece. Ating pakita ko sa inyo, yan, nahuhugot po yan. Yan, tsaka yan, kita nyo, wala siyang alog. Talaga masikip po siya. Pagka okay pa, yan, hindi niya nahuhugot. Ibig sabihin, pag gumagalaw na po yung slider piece niya sa kanyang backplate, palitin na rin po yung kanyang slider piece. Yan, ito pong kulay red na to. Pag siya po umaalog, palitin na po siya. Tapos yung kanya pong backplate, dapat po yung backplate niya, wala ding hukay dito. Dapat hindi po siya nagkaka-damage dyan. Kasi pag may damage na po, isa na rin po sa palitin yan, yung backplate. Yan, kita nyo naman po, yan lang po mga maintenance ng mga scooter. Yan, yung kanya po namang drive pace, yan, kita nyo. Kung makita nyo, may mga gear yan sa gitna. May posibilidad din po kasi mapugpug yung gitnang yan. Pag yan po'y naubos, palitin na din po yung kanyang drive pace. Tapos makikita nyo po dito, yan, makinis po yan. Dapat po dyan walang lubak o walang humps. Kasi pag nagkaroon po yan ng humps, pwede rin pong sira na yung kanyang drive pace. Isa rin po sa mga pinapalitan niya sa mga scooter. Yan. Dapat po yan makinis. Walang iniistakan ang belt. Walang kinakalsuhan para tuloy-tuloy po ang takbo ng inyong motor. Maganda po ang sikat niya. Hindi po parang maririnig yung dradrag ng bahagya tapos tuloy uli. Ibig sabihin po, wala pong tama dito. Dapat po plain lang siya makinis. Wala po kayong masasalat. Pag sinabi po ng mekaniko na meron ng damage dito, palitin na din po, palitan nyo na para hindi na po maipon yung mga masisira pa sa inyong motor. Yan. Drive base, backplate, pulley, at bola, at bushing. Yan po yung kalimitang maintenance sa panggilid ng mga scooter. Yan. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka pwede mo naman i-click na ang subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para updated ka pa sa mga basic tutorial ni Kuya Idek. Ito, hanggang dito na lang si Kuya Idek, isang mekaniko, at maraming salamat sa panonood ng kaunting video.